So, para sa ating pork afritada recipe, meron tayo dito isang kilo ng pork liempo na ating hiniwa into cubes. Meron tayo dito juice ng 6 na calamansi, siguro mga 1 or 1 and a half tablespoons. At lalagyan natin yan ng 3 tablespoons ng dark soy sauce. Okay, so nahalo na natin yung ating calamansi at toyo at ating ilalagay ngayon yan dito sa ating pork liempo. Okay, so we'll let this marinate for at least an hour para manuot yung lasa ng ating soy sauce and calamansi. At yan ang magpapasarap sa ating pork afritada. So habang minamarinate natin yung ating liempo, gawin muna natin yung ating mga sahog. So meron tayo dito apat na patatas. So iwain natin yan into wedges. At meron din tayong carrot, syempre, para sa ating afritada na iwain natin into these shapes. Okay, so meron tayong hot oil sa ating pan. Ang gagawin natin ngayon ay ilalagay natin yung ating potato. Yan ang magpapasarap sa patatas nyo sa afritada. Yung medyo napirito siya ng konti. Mag-iiba yung texture tsaka lasa niya. Isa pang advantage na ginagawa itong extra step na to sa patatas at tsaka sa carrots ay hindi agad mapapanis, hindi madali mapanis yung afritada nyo kasi naluto yung potatoes and carrots. So pwede nyo rin gawin itong extra step na to pag nagluluto kayo ng kaldereta, menudo, at maglalagay kayo ng patatas at carrots. Okay, so at this point, brown na yung ating potatoes at pwede lalagay natin yan sa ating bowl. At gagawin din natin yan para sa ating carrots. At this point, pwede na yan at ilalagay na rin natin sa ating bowl kasama ng ating patatas. Meron din tayo dito bell pepper. And we'll cut it. Okay, so mahiwa na natin to wedges yung ating bell pepper. And kagaya ng patatas at carrots, i-quick saute natin sa hot oil yung ating bell pepper. Okay, so we'll just give this a quick stir fry. Para mas masarap siya pag nilagay sa ating afritada. And then we're done. So we'll set this aside. Okay, so 1 hour na naka-marinate yung ating liempo. So gagawin natin, i-squeeze natin yung marinate para hindi siya masyadong basa. And then we will brown the pork in our pan. Okay, so binaligtan na natin yung ating pork. So you should have this kind of appearance, no? Medyo brown na siya. Okay? So we'll brown it on both sides. Siguro mga 1 to 2 minutes each side. That will do is, masisil na gusto yung flavor na ating marinate sa ating baboy para napakasarap ng ating afritada. That's our second batch of pork na ating pan fry. So, ang ginagawa natin dito, something between searing and pan frying para masilin yung flavors ng ating baboy. Okay, so pwede na tayong mag-isa. Meron ako ditong 3 medium-sized onions na ating chinap. Medyo madami yung onions pag gumagawa ko ng afritada kasi that makes the sauce thicker and saucier. Eka na, di ba? Okay. By the way, dito na rin natin sinote itong ating onions sa pinagprituhan natin na pork para makuha natin yung mga caramelization kasi nandun yung masarap na lasa ng ating afritada later. Pag medyo translucent na yung ating sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating bawang. Okay? And we'll keep on sauteing that hanggang lumambot yung ating bawang. Okay, pag malambot na yung ating bawang, pwede na natin ilagay ulit yung ating baboy. Okay? We let that saute for about a minute or so. Lagay na rin natin yung extra marinade, yung pinagbabara nung ating baboy kanina to give that extra flavor. And we let that stir fry for about a minute.
Tapos maglagay na tayo ng about 250 grams ng tomato sauce. So we'll let that cook for about 2 minutes pagkatapos niyang kumulo para maluto ng gusto yung ating tomato sauce. Okay, so kumukulo na for about 2 minutes yung ating tomato sauce. Lalagay na tayo ng 1 cup of water. Tapos maglalagay tayo ng isang chicken bouillon cube para mas sumarap yung ating sauce. Tapos niyan, tatakpan na natin and we will let this simmer until lumambot yung ating baboy. Okay, so our pork afritada has been simmering for about an hour. Malambot na yung ating baboy. So pwede na natin ilagay yung ating carrots and potatoes. So we'll cover our pan again and let the potatoes and carrots simmer for about 5 to 7 minutes. Hanggang lumambot sila. Okay, so tinusok natin ng tinidor yung patatas and carrots. They're halfway through. At this point, ilagay na natin yung ating bell pepper para lumasa yung bango niya sa sarsa ng ating afritada. Again, we'll cover it. Give it another 10 minutes. Kita nyo naman, lapot na nung ating sauce, no? Dahil yan dun sa ating madaming sibuyas na ginamit sa ating pag-isa. Okay, so yung bell pepper natin and the other vegetables have been cooking for about 5 minutes now. So papatayin na natin yung ating apoy and we will let the residual heat o yung init na natira dun cook the rest of the way para sa ating carrots, patatas, and bell pepper. And we'll be right back for plating. So yan, there you have it. Our yummy pork afritada. Sana masubukan nyo to because it's really one of our favorites here at home.